welcome again to my vlog. And masyadong hagarda versus yung beauty ko ngayon kasi sobrang busy ko with all my bank transactions. Pumunta kasi ako sa security bank para magpagawa. As actually, nakagawa na ako ng bank account sa kanila, which is yung 3-in-1 checking, passbook, and ATM. Tapos pumunta ako sa Union Bank para magpa-incash ng check. And last is, pumunta ako sa aking isang bank para magpapalit ng dollars. So guys, this is really the most frequently question na tinatanong sa akin. Ano ba yung perang dinadala ko? Saan ba ako nagpapalit ng pera? Ano ba yung magandang dalhin pag halimbawa pupunta ka sa isang country? So guys, this vlog is for you para maliwanagan kayo and para din makinyo. So, laging tinatanong sa akin, kano ba yung dala kong pera from Philippine to sa saang mang country? Guys, yung ginadala kong pera is US dollar. So, bakit? Kasi mas maganda yung exchange rate ng US dollar compare sa peso pag pupunta ka sa isang country. Halimbawa, medyo mababa lang yung palitan ng peso pag ika-convert siya sa Taiwan dollar or pag ika-convert siya sa baht or kahit ano talaga, mayroon talaga siyang difference. So, ang mas ideal is magpapalit ka ng pera, Philippine peso to US dollar, and then pagdating mo sa airport, papalit ka ng konting-konting currency nila para may pamasahay ka pag sasakay ka ng taxi or ng MRT. And then, pagdating mo sa kung saan ka magstay, dun ka nakukuha ng mismong currency nila. So, let's take for example our Hong Kong trip. Nung pagdating namin sa Hong Kong, dala-dala ko na is US dollar and nagpapalit na ako sa aking bank. And pag halimbawa, nung dumating na kami doon sa Macau, nagpapalit ako ng konting MOP. And pagdating namin sa Hong Kong, sa mismong titirhan namin, which is yung Mirador Mansion, marami kasing money changer around the area. So, compare prices na lang kung saan yung mas magandang palitan, doon ka magpapalit. So, ang pinaka-importante dito is magdala ka ng US dollar from Philippine to kung saan country ka man pupunta, mas mainam talaga na Philippine peso to US dollar yung gagawin mo. Saan ba ako nagpapalit? Alam naman natin merong mga money changer. Pero guys, tip ko sa inyo para mas maganda yung palitan, sa bangko ka magpapalit para iwas scam and iwas din yung mahal na pagbili ng dollar. Let's take an example sa aking kaibigan. Ngayon lang, yung palitan sa bank kasi is nasa around 52.1 and yung exchange rate na pinuntahan niya ngayon, which is a money changer, is 52.95. So, that's really malaki yung difference ng bank, which is 52.1, and ng money changer, which is 52.95. Dun pa lang, talong-talon na siya ng around 0.8. Siguro may isip mo yung 0.8 is konting-konti lang. Pero syempre, hindi lang naman $1 yung papalitan mo. So, for example, yung pinalitan ko is 10,000. 10,000 peso divided by 52.10. Nasa 191 US dollar yung makukuha ko. But, pag halimbawa, 10,000 divided by 52.95, 188 lang yung makukuha niya. So, nakikita nyo, mas maganda yung resulta pag sa bangka magpapalit. So, ako sa inyo guys, sa bangko kayo magpapalit. And, bakit scam? Kasi minsan kasi guys, minsan yung pagbibilang ng pera o yung pagka-convert, nakita niyo naman siguro, na try ko din sa airport, ganyan-ganyan lang sila, 'di ba? Hindi mo talaga sure kung yun na talaga yung makukuha niyo, kung ano yung ipapakita nila sa calculator, yun yung maano mo. Merong mga ganong money changer, pero not all naman. So mas mainam if money changer talaga kayo, make sure na
okay and legit siya. And aside from that, guys, ang bank rate kasi na US dollar, nag-change siya every hour. Depende sa kung ano yung resulta sa stock market. For example, kaninang tanghali, guys, mga 12:00, nagpa-check ako sa bank and yung rate niya is nasa around 52.2. So, okay lang din sa akin kasi actually, guys, ito talaga sa amin, wala naman talagang mga money changer. Kung meron man, hindi maganda yung exchange rate. So, nung nag-decide na ako na magpapalit na ako ng pera, around 3 p.m. pumunta ako and yung exchange rate, guys, is naging 52.1, which is 1 centavo yung difference. Pero again, kahit 1 centavo lang yan, pag nagpapalit ka, malaking difference din yan sa pera mo. Sa money changer kasi, guys, ang nangyayari, hindi nag-change yung exchange rate nila. Like, for example, today, 52.9 yung rate nila. The whole day na yan, guys, 52.9 lang talaga. Hindi kagaya sa bank na every now and then, nag-change yung currency nila. Kaya, mas maganda sa bank. And pag halimbawa, pupunta ko sa bank, mas mainam, check nyo lagi yung value ng dollar. Okay, diba? So, paano ba magpapalit sa bank? If ever na nakapag-decide kayo na sa bank kayo magpapalit. So, guys, make sure may account kayo sa bank. Okay? Kung halimbawa, BPI kayo, doon kayo magpapalit sa BPI, Metro Bank, kahit anong bank, basta may account kayo. Kasi guys, hindi sila nagpapapalit ng US dollar ng basta-basta lang. Dapat may account sa kanila. Number 2 naman, tatanungin nila kung ano yung purpose ng pagpapalit mo. So, for me, yung purpose ko is for travel. So, okay, travel. So, hihingi sila ng mga documents. Ano ba yung mga documents na hinihingi nila? Usually is yung passport mo. So, dapat may dala kang passport, mas mainam naka-photocopy na. And, mas maganda din na tawag dito, naka-print out ka din ng ticket mo. So, yun kasi yung ifa-file nila para ma-approve yung pag-change mo ng US dollar sa bank. So, again, dapat may account ka sa kanila. Dapat dala mo yung passport mo and yung ticket mo para ma-approve nila and mabigyan ka nila ng US dollar. And, guys, may mga bank kasi, guys, na subject to approval and hindi talaga at that time, pagpunta mo, mabibigay nila yung US dollar. Kasi, again, i-approve pa nila yan. Parang a-applyan mo pa yan. So, I'm not sure with other bank, but sa bank ko kasi, which is yung Metro Bank and AUB, yung dalawa kasi yan, dyan lang ako nagpapalit. Depende na lang kung saan ko gusto, saan yung hindi ganun kadami yung tao. Pero most of the time, sa AUB ako kasi konti lang yung tao talaga sa AUB. So, ang nangyayari, guys, minsan sa Metro Bank, medyo natatagalan sila kasi marami pa mga camera route na dapat i-file, mga ganun, mag-aantay ka talaga. Pero sa banko, which is yung AUB, mga 15 to 30 minutes lang yung pag-apply, guys. Ayun, okay na, makuha mo na yung US dollar mo. So again, if nagmamadali ka, bank exchange is not for you. Pero, syempre naman, diba, every time magta-travel ka tayo, pinaghahandaan natin. So, make sure, 3 days before your travel, ayan, makapagpalit ka na ng pera. So, yung travel namin, by the way, is this Sunday na. And, ngayon is Friday. So, nagpapalit na ako kanina. Kasi, of course, sarado yung bank bukas. And, para makasigurado na din. So, that's another tip, guys. Pag halimbawa naman, guys, meron ka ng US dollar, so ano yung gagawin mo? Pasensya, lagi akong tumitingin kasi may maraming dumadaan, diba? So, anong gagawin mo? Okay? Pupunta ka sa airport, magpapalit ka either dito sa Manila, Philippine Airport, or doon na sa country kung saan ka pupunta. Magpapalit ka lang ng konting pera ng currency ng country na pupuntahan mo. Ganun lang, guys. Except for Taiwan pala, guys, ha? Kasi sa Taiwan, yung bank lang yung nag-change ng pera and nasa airport lang siya. So, make sure
sa Taiwan, magpa-change na kayo sa airport. Madami namang money changer doon. So, hindi kayo mahihirapan. So, that's my tipid tips, guys. Magpa-change kayo sa bank. Advantage niya, maganda yung palitan. And, makaka-secure ka talaga na legit yung exchange rate nila. But, if nagmamadali ka, medyo alanganin yung bank exchange rate kasi medyo mag-antay ka talaga and matatanggalan ka. But for me, it's really secure and mas maganda talaga if sa bank ka. So guys, that's my vlog for today. If meron kayong question, please feel free to comment down below. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please guys, click the subscribe button and ring the bell guys. And yun, thank you sa pag-watch ng aking vlog and excited akong i-share yung trip ko this coming Saturday. Ay, this coming Sunday. So, yun, abangan nyo. So, thank you again guys and goodbye.